Mawawala ng kuryente bukas ang ilang probinsya sa Mindanao dahil sa mga isasagawang pagkukumpini at maintenance work sa linya ng kuryente. Umaasa naman ang Palasyo at ang Department of Energy o DOE na makakalus na sa Kongreso ang hinihinging special powers para sa Pangulo para matugunan ang nakaambang power crisis. May report si Katrina Son. Simula bukas, makakaranas ng rotational brownout ang ilang probinsya sa Mindanao. Sinimula na kasi ang pagsasaayos sa ilang power plants doon. Kahapon, isinara na ang 200 megawatt coal-fired power plant na Steag para sa repair. Sa March 2 pa ito inaasahang matatapos. Ang isang unit naman nito mula February 21 hanggang March 16 ang shutdown. Ang rotational brownout tatagal ng 1 hanggang 2 oras mula 6 p.m. hanggang 9 p.m. May overlap silang 10 days. Doon nang medyo critical. Kasama sa makakaranas ng rotational brownout ang Agusan del Sur at ilang bahagi ng Davao City at Zamboanga. Ang Zamboanga City nakaranas na ngayong araw ng brownout na posibleng umabot ng 6 oras. Kahit daw kasi may nakukuhang 36 megawatts na supply ng kuryente sa mga independent power producer. Di raw ito sapat sa pangangailangan na 85 megawatts ng buong lungsod. Sa datos ng DOE, sa kabuuan ay aabot sa 82 megawatts ang kulang na supply ng kuryente sa Mindanao sa umaga, negative 88 megawatts sa hapon at negative 91 megawatts sa gabi. Annually ang mga planta, no? Ito ay mini-maintenance kada taon. Kasi part yan eh. Kasi ito ay nag-ooperate 24 hours. 7 days in a week, 24 hours in a day. Importante ito eh. Kasi hindi mo pwede siyang pabayaan. Isa sa mga nakikitang solusyon ng Kongreso para matugunan ang power crisis, ang pagbibigay ng special powers sa Pangulong Aquino. Nakapasa na sa Kamara ang joint resolution pero sa Senado sa Miyerkules pa ito inaasahang maipasa. Kaya ayon sa Malacanang, dapat na magbigay din ng paliwanag ang mga mababatas kung sa panahong yun mababatid natin na meron din silang responsibilidad sa naging kabulangan. Umaasa naman ng DOE sa agarang pagbibigay ng special powers sa Pangulo. Importante siya eh, in a sense na wala na talaga makuhang source na supply and the government has to act, ano? Kasi yun yung minamandato sa atin na kung wala na mapagkuha ng supply, the government should be able to provide supply, no? Para ma-meet yung demand natin. Katrina Son, GMA News.